Manood, makinig, matuto. Manood, makinig at matuto. May aral natin ang kwento ng bayan ko. Magandang araw! Isang paglalakbay na naman mula sa kapan mga kwento ng bayan ko ang ating pagsasaluhan ngayon. Ako nga pala si Teacher Glenn na maghahatid sa inyo ng isang kwentong kapupulutan ng aral. Ang marinig ninyo ngayon ay isang kwento tungkol sa batang malikhain at mapamaraan sa kanyang murang edad. Ito ay pinamagatang Ang Kulay ni Art, isinulat ni Glenda Marcelo mula sa Division ng Bataan, Rehiyon 3, at ikinulat naman ni Carlo Yambao mula naman sa Division ng Pampanga sa parehong rehiyon. Bibigyan buhay naman ito sa anyo ng audiobook ni Gerald Abelia, Shaira Meza Herong at ng Inyong. Handa na ba kayong maglakbay sa kaba ng mga aklat? Halina at makinig! Mano po, Inay? Wika ni Art, isang hapon pagkagaling sa paaralan. Kumusta naman ang iyong pag-aaral? Tanong ni Aling Lina habang iniaabot ang maruminiang kamay sa anak. Mabuti naman po. May mga kailangan po kami bukas para sa sining. Anong mga kagamitan niyan, anak? Tanong pa niya habang iniisip kung paano pagkakasyahin ang kita nilang mag-asawa. Nakangiting binanggit ni Art ang kaniyang mga kailangan. Magdala raw po kami ng lapis, Oslo paper, ruler at pangkulay inay. Kailangan raw po na kumpleto ang mga gamit. Kung hindi, makakakuha raw po kami ng mababang marka. Pahabol pa na sabi niya sa kanyang ina. Sige anak, tingnan natin kung malaki ang kikitain natin mamaya. Ang sabi ni Aling Lina. Malungkot na lumabas ng bahay si Aling Lina at kinuha ang sakong nakasabit sa puno ng bayabas para mga lakal kasama ng kaniyang asawang si Pedring. Si Art na may pumasok sa kanilang barong-barong na gawa sa tagpi-tagping tarpulin. Nakikita rin dito ang aking pangalan, Arturo Carpio LPT. Bigkas ni Art sa kaniyang sarili habang naghahanap ng damit pambahay para sumama sa kaniyang mga magulang sa pangangalakal. Nagmamadaling pumunta si Art sa tambakan ng basura upang magsimula na sa pangangalakal nang makakita na ng damit na maisusuot. Art! Nakabili lang ako ng mga gamit sa sining. Ikaw? Pasigaw na tanong ni Mika kay Art. Napahinto si Art sa kanyang ginagawa at nagwika ng... Hindi pa. Pero sabi ni nanay, ibibili niya ako mamaya pag-uwi namin. Mabuti naman kung ganoon. Kasi nakalulungkot kung makakakuha ka ng mababang marka dahil hindi kumpleto ang gamit mo. Sagot ni Mika. Sige, Mika. Aalis na ako. Sasamahan ko pa si nainay at titay sa pangangalakal. Wika ni Art, sabay takbo. Habang naghahanap ng kalakal si Art, ay may napulot siyang plastic na ruler na may kaunting sira. Pwede na ito kaysa wala. Oslo at pangkulay na lang ang wala ko. Hihiram na lang ako ng lapis kay Mika. Sabi niya sa sarili. Sumapit ang ikalima ng hapon. Dinala nila Art ang kanilang mga nakolektang kalakal sa junk shop. Masayang naiisip na mabibili nila ang kulang sa kaniyang mga gamit sa sining dahil dinoble niya ang kanyang sipag para makarami ng kalakal. Ngunit nawala ang kaniyang ngiti nang makita niya kung magkano ang inabot ng kanilang kalakal. Tanong niya sa kanyang sarili habang naglalakad pa uwi. Inay, ayos lang po kung hindi natin mabibili ang mga kailangan ko bukas. Ang importante po ay may pambili tayo ng pagkain. Makikiusap na lamang po ako sa aming guro. Malungkot na sabi ni Art kay Aling Lina. Pasensya na anak. Tanging na sabi ni Aling Lina habang papasok sa kanilang barong-barong. Nanatili si Art sa labas sa kanilang barong-barong. Upo sa ilalim ng puno ng bayabas habang iniisip kung ano ang kaniyang gagamitin bukas.
Hindi siya pwedeng kulang ang kagamitan sa sining dahil makakakuha siya ng mababang marka. Habang nag-iisip, hindi sinasadyang makita ni Art ang hardin ng kanilang kapitbahay. Alam ko na! Biglang sabi niya. Dali-daling tumayo si Art at namitas ng mga pulang gumamela, yellow bell at iba't ibang kulay na bulaklak. Pagsasamahin ko na lang ang katas ng gumamela at yellow bell para magkaroon ako ng kulay kahel. Asul na lamang at lila ang kulang. Wika niya. Anak, pumasok ka na. Kakain na tayo. Sigaw ni Mang Pidring. Kinabukasan, maagang pumasok si Art. Bit-bit ang mga gamit sa sining. Arturo, mukhang iba ang iyong mga dala para sa ating gawain. Wika ng guro ni Art na si Ginang Luna. Pasensya na po, ma'am. Wala po kasi kaming pera pambili ng kagamitan sa ating gawain. Ang sabi ni Art. Kaysa po na ipambili ko ng pangkulay ang kinita namin kahapon, ay pinambili po namin ng bigas para may makain ang aming pamilya. Dagdag pa niya. Magaling Art. Alam mo kung ano ang mas mahalaga. Masayang tugon ng guro. Ano-ano ang mga dinala mo para sa ating gawain? Tanong ng guro kay Art. Isa-isang inilabas ni Art ang kanyang mga gamit. Bulaklak po ng gumamela para sa kulay pula. Yellow bell para sa kulay dilaw. Dahon para sa kulay berde. Ang kulay kahel ay pagsasamahin ko na lamang po ang katas ng gumamela at yellow bell. Pagmamalaking winika ni Art. Paano naman ang mga kulay asul at lila? Tanong ni Ginang Luna. Ang lila po ay itong bulaklak na nakita ko sa bakuran niyo. Sorry po ma'am, tumatawag po ako kahapon sa inyong bahay upang manghingi. Pero si Bantay lamang po ang naroon. Kaya kay Bantay na lamang po ako nagpaalam na mamitas. Natatawa ang sabi ni Art. Ibang klase ka talaga, Arturo Carpio. Ma'am, anong gagamitin ni Art na pangkulay? Naguguluhang tanong ng kaniyang kaklase na si Nico sa kanilang guro. Mga katas ng halaman. Tugon ni Ginang Luna kay Nico. Ano pa? At Art ang palayo ni Arturo kung hindi siya malikhain. Pagmamalaking bigkas ng guro sa harap ng kaniyang klase. At doon nagtatapos ang ating kwento. Maraming salamat sa inyong pakikinig. Ang kaban ng mga kwento ng bayan ko ay mula sa anim ng Bureau of Learning Resources at ng mga Learning Resources Management Section ng Kagawaran ng Edukasyon. Manood, makinig at matutok.